Good morning! So, it's Sunday, May 7, and share ko lang sa inyo ang aking nagbabalik addiction sa yuca at sa ferns din, kasi kung alam niyo naman yan ang mga, siguro pagka matagal na kayong viewer ko or follower ko, ay alam niyo grabing addict ko sa ferns, as in matagal na, and yuca. So, talagang may time din na parang, tama na muna ako sa ferns, nakakapagod, ganyan. Tapos yung yuca naman, parang ilan na lang yung natira ko. Ganun dati, halos lahat ng bahay. Siguro may 10 yuca ako sa maliit naming bahay. And ngayon, na parang mga nito nakaraan, nagtitingin-tingin ako ng mga pictures kung mga paano ko inayos yung garden. Namiss ko lang yung yuca. Never naman akong nawala sa yuca. I mean, never nawala ang pagkagusto ko sa kanya. Parang feel na feel ko yung masyadong tropical, masyadong parang resort. And wala, eto. Eto na naman. Eto na naman ako. Tapos, last week, bumili ako 3. Sabi ko, ibebenta ko yung 2 or yung 1. Sa akin yung 2. Naging sa akin lahat. Bumili na naman ako yung isang sobrang laki. As in, eto pinakamalaki kong yuca. Pero, sabi ko, ibebenta ko yung 3. Wala akong nabenta. Pinost ko, but, tas nung inayos ko, yung bagay pa din. So, papakita ko na sa inyo. Yeah, nakita niyo yung yuca na yan? Isang puno lang yan. Although sa gilid, may inad ako na isang 2 heads. Kasi sa side kasi, actually, sobrang laki niya. Nabali yung isang sanga niya sa, hindi ko alam kung pagkarga yata nung sa, from sa seller, yon. So, nabali yung isa, kinat ko yung isa. Basta yan, 2 heads yan dapat. Ito yung isa, 2 heads. So, naglagay ako ng isang 2 heads na lang. Para hindi parang kalbo dyan. So, imagine, yung ganyang kalaki, sobrang bigat po yan. Actually, may isa pa yan dito na nakapaganon. Isang sanga pa yan na nakaganon. Sobrang laki. Kaso sabi ko, parang gugulo na dito. So, talagang antas ang laki ng branch noon. Sabi ng asawa ko, grabe to, ang laki nito. As in, dalawa sila nagbuhat ng driver. Ang bigat-bigat. Kaya dito ko siya nilagay sa malaking cement pot. Naka-seedling bag pa rin. Pinatong ko lang muna. So, ang laki niya. Ayan, oh. Ayan, ganyan siya kalaki. Punong-puno. Ayan, oh. Punong-puno. Tapos, ito yung nabali. Ayun, yung nabali. Kinat ko na nila, gari ko na lang. So, ayan. Sobrang laki. Imagine yung isang ganon. Isang ano lang yun. Isang puno lang yun. Sabi ng asawa, paglabas na kinabukasan, sabi niya, hala, sabi niya na namumukadkad yung yuca mo dyan, ha. Tapos, eto sabi ko, ibibenta ko na sana itong sobrang taas nito. Kasi naisip ko, ang ganda niya dyan. Tapos, ayun, nilagay ko to para marami siyang ganun-ganun. So, ayan na nangyari. So, di ba, 1, 2, 3, 4. Ito, bago lang to. Kahapon lang to dumating. Kasi gusto ko talaga may yuca dito para may something mataas dyan. And sakto, ang ganda ng form niya, oh. Ang liliit ng mga branches na umano. Ay, mga branches na tumubo. Bali, meron siyang 1, 2, 3, 4. 4 heads. Ang ganda, no? Ang ganda ng form. Tapos, meron akong isa sa taas, sa balcony. Anin natin. Ayun, na i-add ko to. Yan, ito. I-add ko to doon. Ito yung dating nandito. Kung matatandaan nyo, di ba meron yuca dyan na nakapaganon. Actually, binalik ko yan nung isang araw. Isang gabi siya dyan. Kaso naisip ko, magulo na. Parang maganda lang din. Ay! Oo nga pala. Kung mapapansin nyo, dumami yung fluted dito. 4 lang yan dati. So, 2 mahaba yan. Nag-add ako ng isa pa. Yeah, nag-add ako ng isa pa para sabi ko, mas madami ang exposure ng ganong color. And, ayan, kompleto na ang pendant. Kompleto na ang banga. Na nakabili na kami. Dun sa medyo malayong Wilcon kami nakabili. Yan, so sinulot ko na, bumili pa ako ng isa para dito. Yan, o diba? Tapos may bago akong ferns. Raffles ferns. Sabi ko, bebenta ko yung 2 maliit. Ikikip ko tong malaki. Siyempre, hindi rin nangyari yun. Kasi pag ferns, diba? Eh, parang feeling ko, okay-okay naman sila dyan. So, ayan, ang ganda, oh. Mga naka-terracotta pot. Ito pa yung isa, ito yung iniisip ko na ibenta. Ito, pero hindi pa sure. Tapos, etong si Beyonce, kita nyo, grabe, ang laki na ng ano niya, improvement. O, oh, diba? Pag sa pangharap, kala mo, totoo-totoo na siya. Wala lang tassels kasi hindi pa ganun ka-matured. Inalis ko. Nandito kasi yan. Inalis ko kasi may araw. Ayun na, may araw pa. Delikado na, baka, ano na naman. Tapos, grabe talaga ang power ng Miracle Grow.
dati ito binili ko nga lang to isa, si Crystal Hope. Tapos, ang sipag ko mag-miracle grow dati, diba? So, naging tatlong parang growing points. Ngayon, nagsisipag ulit ako mag-miracle grow. Tapos, nawala siya. Isa na lang tinutubuan pa isa-isa. Tapos, sinipag nga ulit ako mag-miracle grow. Tatlo ulit. Ngayon, may lumalabas ulit tatlo. 1, 2, 3. Yun, diba? Ang taray. So, ayan, naaarawan. So, nagkaganto siya kasi nagkaroon ng langgam tong ano, pot. Feeling ko, itong arid soil mix na to, langgamin siya. Ewan ko lang ha. So, naalis ko, binago ko, na ganito yung isang dahon. Kasi pinagpag ko yung mga langgam na black. Nag-ipon sila dito, nagkaganyan. Naalisin ko na to kapag ano, pagka tumubo yung tatlo. So, ayan po ang mga bago. Kakaayos ko lang. Parang tatlong araw akong ayos ng ayos sa gabi. Kahit sobrang busy ko, parang feeling ko, parang kailangan ko ng exercise, sinisingit ko sila na mag-arrange. Yan. Ito nga, pinost ko rin to for sale eh. Nilagay ko muna dyan itong si Coral. Ang ganda-ganda yun. And then, happy-happy ang aking mga lactea sa mga direct sunlight. Yan. Gantong oras hanggang mamaya pa gano'n na yan. Kaya nilabas ko ulit to. Pinapaarawan ko to lagi eh. And then, dito okay na. Yan, puro fire stick. Nag-order pa ako ng fire stick kasi sa balcony, ang plano ko ay maglagay ng mga fire stick. Yan, tsaka trigona ulit. Dito hindi ko sure, parang may kalbo something dito sa part na to. Baka maghanap ako ng yuka na mababa or hindi ko sure. Ito dito sa part na to. Ito, dito na lang yung medyo may kulang. Yan. Tapos, ayan, dito ko nga nilagay yung mga iba kong trigona. Yun, ang nabago. Yun, hindi ko pa napinturahan ng white tong pot. Nang napakalaki. Ang laki nito, grabe. Oh, grabe ang laki. Hanggang dito yung leaves niyan, tinanggalan ko na lang para lang medyo umano tingnan. Medyo maging ngit tingnan kasi sobrang tangkad niya. Ayan, oh, ang laki-laki ng pot niyan. Nag-alis na rin ako dito ng ano, di ba dati hanggang dito yan. Yan, inalis ko yung grass dito kasi hirap maglinis. hindi kasi ako nakapag-vacuum banda dito. Dito kaka-vacuum ko lang ng isang araw. Sabi ko, alisin ko na lang para mas madaling maan. Hi, bebe ko! Yung shady-shady, sabi niya, mami, ba't ka nag-vlog nang wala ako? Na, tinatawag kita, wala ka, nag-i-aircon kay, wait. Ay, shady-shady. Kalina pa ito gising, sabay itong mababa sa amin. Eh, nagising si Rafa, umakit si dad eh. Sumama rin siya, naki-aircon din. Ano, bebe ko, ba't hiniingal ka? Ang hilig ni Shady ngayon sa oatmeal. Oatmeal na may gatas. Pag nag-oatmeal ako sa gabi, nag-oatmeal din siya. Ano yun? Ano yun? Yan. So, ayan po. Grabe. Parang feeling ko parami na naman sila ng parami. Ito, pausog na naman sila ng pausog dito. Kasi ano eh, ganyan ako pagka sobrang busy sa halama. Ay, sa trabaho, sa accessories. Parang ano, nag-retail therapy ako. Bumibili ako ng isa-isang halaman. But actually, ang yuka lang naman talaga nadagdag. Wala naman bagong-bago dyan. Tsaka ito, itong fern. Yuka. Grabe yung yuka, ang laki. Ang laki niya. Tapos ayan, oh, nag-aano na, nag-yellow na yung aking mga cuttings. Nag-yellow na yung iba. Ayan, dyan muna siya. Magsiswing muna si Beyonce dyan. And meron pang galing. Alam nyo, lastik pa to dito, hindi ko maayos. Hindi ko alam saan ilalagay, pero pagka ino-offeran ako ng mga supplier ko ng ganitong euphorbia bugie, hindi ko mapigilan. So, nabili na naman ako. Ayan, eto yung rubra, iaakit ko sila. Kasi gusto ko maraming ganito na parang magiging fence sa balcony, mag-aayos ako ulit doon. Kasi feeling ko napabayaan yung balcony. Bumili kasi kami ng bagong aircon. So, nilakihan yung butas ng aircon, paglalagay ng aircon. Nagkalat doon. Kaya, natambay ako doon, nag-vacuum ako. Ang haba ng storya. Napansin ko, ano ba itong balcony, napabayaan ko na. So, ayan. Mag-aayos ako ulit doon, mamaya. Lalagay ko yung yuka sa taas. Ayan. Tapos, habang pinapaarawan ko yung laktaya na nandito, meron ako bago dito, Marble Queen. Hindi pa nakarepat, naka-blue pa, nakapatong lang. Marble Queen, simula na binili ko. Andyan lang yan, okay ka lang ba dyan? Sobrang busy ko kasi, sorry. Ayan, mama, ilalabas kita. Ayan, hindi ko pa rin siya nadiligan. Ang ganda, no? So, yun po ang aking mga pinagkaabalahan this past few weeks.
weeks or days. Ayan. And yun, yun ang aking mga bagong plants, yun ang update sa garden. At finally, nabuo na ang banga, puno na. Ang ganda niya. Talagang parang mas nakompleto. Ayan, nabuo na yung panel. And nahirapan kami maghanap kasi doon sa malayong wheel ko na meron, naubos na. No, naantok ang bebe ko. Naantok ang bebe ko. Gigigil ako. Ang taba-taba, oh. So, ayun po. And, ayan, thank you pa rin sa mga nagpa-follow pa din, at nanonood pa din, kahit sobrang bihira ko na mag-vlog. Thank you sa mga top followers natin sa Facebook page ko. Ayan, thank you, thank you. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo maging updated pa din, lagi naman ako nagpo-post sa aking Facebook page na ang, hindi ko pisedi, na ang link ay nasa description below sa mga naintriga naman sa aking other business na handmade accessories. Usually nagpo-post ako sa Instagram ko which is Roma_so. Yung link din nasa description below. Ayan, thank you so much po and happy Sunday. God bless.